Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Phase 1. Yan po mga minamahal nating kababayan ng Dolomite Wide Sun area. So tuloy-tuloy po ang ating build projects ng ating Pangulo si Tatay Digong. Ayan. So ngayon mapapansin niyo po rito sa area to ang patuloy na pag-spread ng Dolomite Sand. At ito ay sa area papunta na po yan sa Phase 2. So nasa second layer po, marahil itong mag-imbak ng buhangin dito sa area nito. Kaya mapapansin nyo na talagang tumitingkad sa kulay ng kaputian ang Dolomite sa neto. So again, yan ang ating kaganapan dito sa Manila Bay, especially here in Phase 1. Yan. So kami po ipatuloy na maghahatid ng mga kaganapan sa inyo. Huwag po tayong mahuli sa mga kaganapan sa Manila Bay Rehabilitation. So napakaganda talaga ng Dolomite White Sun. Kaya namumutingkad sa kulay. So ito naman po ang parte ng formation na napakaganda talaga pang mas na napakalinis mga minamahalin kababayan. So huwag po tayo po uli sa mga update dito sa Manila Bay. Napakalinis pagmasdan, lalo na rito sa areyang ito, grabe. Lalo na napakalinis na at wala na po makikita mga basura. Ganun din po yung simoy ng hangin, talagang mapipil mo na press mga minamahal nating kababayan. So huwag po tayong pauli sa mga updates dito sa Manila Bay Rehabilitation. So ito mga minamahal naming kababayan, ayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din po sa mga kababayan natin outside Philippines. So huwag po tayo pauhuli. Ito po ang kaganapan, malinaw na malinaw kung gaano kaganda itong proyektong ito ng ating pamahalaan. So malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan. Talagang pang world class na talaga. Just imagine, ito pong yung White Sand in the City, mga minamahal nating kababayan.
marirelax ka kapag ikaw ay napunta sa ganitong lugar. Mabango na ang simoy ng hangin, hindi ka tulad po ng dati talaga masangsang lamoy at halos masura ang makikita tayo sa lugar na ito dati, pero ngayon ito po ay talaga na pinagsikapan ng pagkantahin ng ating pangwalaan para sa ating mga kababayan. So napakasulat po ng mga susunod na generasyon dahil pinabukan po nila ito na nasa ganito situation na ang gagawin ng gagawin na po nila ay ingatan po nila at panatili ng kalinisan at hindahan na po ng manilin. Mga minamahal nating kababayan, makikita po natin dito na talagang puspusan ng pinapaganda itong mga lugar na to para sa ating mga kababayan. Talagang masusulit ang pagpunta nyo rito, talagang hindi pa po tapos ito. Ngunit sadya na po itong dinarayo ng ating mga kababayan dito. So again, maraming salamat po talaga at tayo ay may mga ganitong lugar dito sa Maynila at hindi niyo na po kailangan lumayo para makakita ng mga ganitong klaseng tanawin dito sa siyudad ng Maynila. So huwag niyo pong kalilimutan ang Maynila sapagkat ang lugar nito ay talagang very historical na dati ay punong-puno ng mga basura ang lugar na to at may kasangsangan ng amoy. At talagang madilim din ang area nito dati pero ngayon talagang napakabalad natin dahil talagang puspusan ng pinapaganda. Ayan, kahit sa kabila na meron tayong pinagdadaanan na krisis pero ito ang pangbalansin natin para ma-inspire din ang ating mga kababayan. So tanaw na ang kagandahan ng Manila Bay, mga minamahal nating kababayan.
So again, mga minamahal ating kababayan, ayan, napakalinis na at napakagandang pagmasdan. Talaga, ito po yung area ng phase 1. Kita mo na talagang may inspired ka sa ganitong mga tanawin. Again, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Bye-bye.